Miden and welcome back for another video. In today's episode, samahan niyo akong mag-unbox nitong pinakabagong MacBook, the MacBook Air M2. Finally guys, nandito na sa Philippines itong MacBook Air M2, yung pinakabagong silicon ng Apple, which is the M2, and nandito siya sa MacBook Air na to. This is the MacBook Air M2, 256GB storage. It has 4 colors, silver, space gray, and yung pinakabago nilang starlight and midnight blue. So ito yung space gray. Nabili namin siya sa PowerMac Mall of Asia for 71,990 pesos. Actually, na-unbox na talaga namin to. Kung gusto niyo mapanood yung full unboxing video, naka-upload yun dun sa TikTok ko, sa Facebook and Instagram Reels. Panoorin niyo doon yung full video. Pero ngayon, syempre ipapakita ko pa rin sa inyo. Sa box niya, siya na-showcase talaga yung MagSafe nitong MacBook Air. Kasi itong bagong MacBook Air, naka-MagSafe na siya. At diba, ang tagal na natin hinihintay ng MagSafe na ibalik nila. So, let's unbox this. Tadya! Ayan na siya! Ang ganda. This is the space gray. Hangin ko muna siya dito. And then, this is the USB-C to MagSafe power cable. Ganyan na yung design niya. Braided yung design niya. And it matches kung ano yung kulay ng MacBook. Dun sa midnight blue, medyo mas darker siya dito. And yung dulo niya, oh, MagSafe 3 na siya. Of course, nandito rin yung mga documents. And, at guys, syempre matutuwa kayo kasi yung Apple stickers niya, space gray din. And also expect dun sa ibang colors. Kung ano yung color ng MacBook, yun rin yung color ng stickers. And lastly, dito sa box, nandito rin yung 30 watts USB-C power adapter. Ito yung included talaga dito. Pero meron kayong option na mag-upgrade dun sa 2-port na USB power adapter. I think nasa mga 1,200 yung kailangan yung i-add. And meron pa yung isang option, which is the fast charging na 60 watts naman na power adapter. And yun lang yung laman ng box. Ngayon naman, ito na talaga. Tingnan na natin itong MacBook Air. Sobrang ganda niya guys. Kamukha na niya yung bagong MacBook Pro, yung 14 and 16 inch because thin na yung bezels niya and meron na rin siyang notch. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa MacBook Air is naka-MagSafe na nga siya. So, meron tayong extra na USB-C port dito. Tapos, meron pa rin siyang 3.5mm headphone jack dito sa right side. Sa unbox na nga namin to, and na setup na namin sa PowerMac. Ito na siya. Pag binuksan, nandito pa rin yung plastic. Since 256GB ng storage yung in-avail namin, it has 8-core GPU and 8-core CPU. Ano nga bang bago dito sa MacBook Air M2? Of course, kitang-kita naman natin sa design na kamukha na niya yung mga bagong MacBook Pro, which is the 14-inch and the 16-inch. Medyo kumapal lang siya kaysa dun sa lumang MacBook Air, which is the MacBook Air M1. Pero ngayon, it has 13.6-inch liquid retina display with True Tone. And upgraded din yung camera niya, which is now 1080 HD FaceTime camera. It also has the Magic Keyboard with Touch ID, force-track touchpad, and yung speaker niya na dating nandito sa sides is nandito na sa taas. Yung battery niya can last up to 18 hours. Actually, same lang naman siya dun sa MacBook Air M1. And ngayon, 500 nits na yung brightness niya compared to MacBook Air M1 na 400 nits lang. As you can see guys, dun sa kanyang display, although katulad na siya nung MacBook Pro 14 and 16 inch na merong notch dito, and thin na rin yung bezels, mas thick pa rin ng konti yung bezels nitong MacBook Air compared to the MacBook Pro. Kasabay din lumabas nitong MacBook Air M2 is the MacBook Pro M2. Alam niyo guys, sinasabay nga silang lumabas. I'm really torn kung ano bang kukunin, kung yung MacBook Air M2 or yung MacBook Pro M2. Since content creator ako, and usually, yung paggamit ko dito sa laptop or sa MacBook is for video editing. Kinoconsider ko talaga if may fan yung MacBook. Kasi video editing with Final Cut Pro
eh, sobrang energy consuming. Talagang mag-iinit. Nanggaling pala ako sa MacBook Pro 2017. Intel processor pa yung nandun. But sa design talaga nitong MacBook Air M2 ako nasold. Since yung MacBook Pro M2 is wala talagang nagbago sa itsura niya, kaparehas pa rin siya nung MacBook ko na 2017 pa. Except for the touch bar. Wala nun yung MacBook Pro 2017. But then, halos magkaparehas lang sila ng specs. Yun nga lang, yung MacBook Pro, meron siyang fan. And itong MacBook Air M2 is wala siyang fan. So, depende sa inyo kung alin ba yung kukunin nyo. Kung yung MacBook Pro or itong MacBook Air M2. Depende yan, guys, kung saan nyo siya gagamitin. Kung anong mga klaseng apps yung mga bubuksan nyo dito sa MacBook. If you're a student and mainly gagamitin mo lang siya for Word, Excel, PowerPoint, Safari lang, ganyan, research and typing lang, super ganda nitong MacBook Air M2. Sobrang sleek niya, sobrang portable, napaka-premium ng feel talaga ng mga MacBooks. Pwede ka rin namang mag-edit ng videos dito. Sobrang bilis rin niya. Professional ka na video editor or content creator. Tapos you're doing daily vlogs pa. And babad na babad siya sa video editing or photo editing. Sobrang bilis niya lang mag-iinit. Kasi nga wala siyang fan. And talagang mapupush ng sobra itong MacBook Air. I suggest you go for MacBook Pro. Kung mag-edit ka ng mga 20 to 30 minutes na video, talagang sobrang mag-iinit siya. I-update natin siya in the next few months kung okay ba siya for content creators and video editors. Kung makakayanan ba niya yung mga task ng video editings. So, i-update ko kayo dyan, guys. But so far, sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Sobrang liit lang ng difference nila sa price ng MacBook Pro M2. Parang nasa 5,000 lang. So, talagang mapapaisip ka kung ano ba talaga sa dalawa yung kukunin mo. And that's it, guys, for today's video. I hope nagustuhan nyo itong video na to. This is our unboxing and first impression review nitong MacBook Air M2. Kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you, guys, for watching, and see you on my next videos. Bye!